So hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, hindi muna printing at hindi muna gaming yung content natin ngayon. So ito is continuation ng video natin kung saan nakaranas tayo ng worst experience kay Home Credit. And kung hindi nyo pa napapanood yung dalawa kong video, is panoorin nyo muna para maintindihan nyo yung concern namin dito. So dito guys, nagamit yung account, yung info ko para mag-cash loan. Pero hindi ako nagka-cash loan guys. Nagamit lang yung info ko. Nagulat na lang ako na mayroong collector sa bahay na mayroon daw akong utang na worth 50k. Diba? Napakalaki nun guys. Nagamit yung info ko ng ganon. And then na-discover ko din yung mga nag-comment, hindi lang ako yung naka-experience ito. Una, may naka-experience, yun nga, cash loan din. And then, yung sumunod naman, nagamit daw yung info niya sa pagkuha ng cellphone. Diba guys? Diba pagkukuha tayo naman tayo ng mga cellphone, ikaw mismo yung pupunta sa store. So, paano kaya nangyari to? And then, diba guys, merong sa mga Lazada, Shopee at kung ano na pang online platform, online shopping platform, meron na doon na Home Credit din kung saan pwede tayo mag-installment sa mga Lazada or Shopee, meron na ding Home Credit doon. So doon guys, may isang nag-comment, nagamit naman daw yung info niya para kumuha ng installment kay Home Credit. So ang nagamit daw is sa Shopee. So, nagamit daw is Shopee. Shopee ba? Or Lazada? Maalin sa dalawang yon. So, basahin natin yung comment nila, guys. So, una, ang unang comment is kay Ma'am Gladys. Sir, ako po na biktima po ako. Sir, ako po na biktima din po. May loan daw po ako na CP worth 17k. Wala naman po akong loan, especially wala po ako sa bansa natin. Diba sabi ni Home Credit, di pwede magabili ng loan if wala sa bansa. So nagulat ako, may loan daw po ako na CP na wala naman. Ginawa ko, tinignan ko yun sa Home Credit apps. Confirm, may loan nga daw po ako. So dito guys, nagkausap kami ni Mang Gladys sa Facebook. And 3 weeks ago na ang nakakalipas dun sa comment niyang ito. And nag-PM ako sa kanya kanina and sabi niya, under investigation pa rin daw and hindi pa rin daw natatanggal sa account niya yung loan na cellphone na worth 17k. So sana maayos to, Ma'am Gladys, sana maayos to. And kung wala pa rin talagang update sa inyo, is mag-follow up talaga kayo. Kasi hindi biro to, di ba? Hindi biro to. So next comment kay Jihad Gubar Haji. Sa akin idol, di pa nakuha ng scammer ang pera. After 3 days bago makuha kasi February 22 pa daw po yung process. At same tayo idol, tiningnan ko rin yung loan.pdf na palitan yung contact at email ko. Visit na scammer yon. So di ba? Hindi lang ako yung naka-experience ito. Marami na naka-experience ito. Kaya kung ikaw ay naka-experience ito guys, is mag-comment ka dito sa video nito and tingnan natin kung gaano tayo kadami. Then, next comment kay Sir Franklin Rivero. Sa akin kuya, kakapulipid ko lang ng CP na niloan ko sa Home Credit. So dito guys, natapos na yung kanyang niloan na cellphone kay Home Credit. Same na nangyari sa akin. Itong last month, then last year 2022, month of October, meron daw akong loan na ginamit daw sa kwarta sa Lazada. So ito yung sinasabi ko da guys kanina, na sa mga shopping online platform, nagagamit din to ng mga scammer ng Home Credit. Ngayon, naniningil na sa akin, pinuntahan pa ako sa bahay collector, 3K plus daw yung babayaran ko. Then sinabi niya, bayaran ko na lang daw kahit 2K na lang daw. Bayaran ko pa unti-unti at least 500 pesos daw
Per Quincenas, katapusan daw till April 15. Yawa, tingin ko inside job nga sila. Sila-sila rin yan. So, diba guys, so bakit ko ngayon binabasa sa inyo ang mga comment nito at saka yung mga worst experience namin? Kasi guys, magbibigay ako ng babala. Kung ikaw is gusto mong pumasok o gusto mong mag-avail kayong credit, pag-isipan mo muna. Kasi hindi pa safe sa kanilang kumuha ng mga anumang installment. So, hindi safe. Hindi safe. So, wag muna kayong kumuha kay home credit. And, tumingin na lang kayo ng iba. Napakarami naman dyang mga lending platform, di ba? So, hindi lang si home credit meron dito sa Pilipinas is, di ba? So, wag muna kayong home credit kasi katulad yan, nakaka-experience kami, good payer ka tapos magagamit sa ganito yung info mo. So, tingin ka na lang ng iba. Sa mga nalaman ko guys is, ang mga nabibiktima ng mga ganito na nakukuha yung mga info nila is yung mga good payer. Yung mga good payer na wala na existing loan kay home credit. Kasi yun nga naman, di ba? Syempre, kapag good payer ka, malaki yung offer sa'yo, di ba? So, yun, nakikita yun ng mga scammer doon sa loob ng home credit. And then, ginagrab nila yung opportunity para makakuha ng pera o kung ano-ano man. Pera, item sa Lazada or Shopee. Tapos cellphone, di ba? So okay guys, halimbawa nangyari na to sa inyo, tuturuan ko kayo kung paano i-report. And yung number, tawagan niyo yung number na nasa description and i-complain niyo yung nangyari sa inyo. So makakausap niyo naman sila. And yun nga lang guys, talaga maglo-load kayo kasi may charge 'yan. Yung dating binigay na number sa akin ng collector is hindi naman matawagan, hindi ko alam kung bakit hindi ko matawagan yun. Hindi kasi nagre-ring, talagang hindi siya matawagan. So ang ginawa ko guys, nag-google ako and yung mga number na binigay ko, yun yung natatawagan. Yun nga lang, kung landline is may charge yun. Talagang magagastusan kayo sa pagtawag sa kanila. And then kapag naibigay niyo yung mga, pag na-verify nila yung info, yung mga info na binigay niyo, kung saan yung about sa complaint niyo, is doon na nila ipapasa yun sa mga taga-anti fraud. And kukontakin ka nila. And kapag nakontakan nila, pupunta yan sa mismong bahay niyo. And magpapagawin ka ng saraysay o ganyan. Then after ilang days, magte-text si home credit sa'yo na about dun sa resulta kung tunay ba yung kinumplain mo. And sa akin naman, tinanggal nila agad yung aking loan account. Tinanggal nila agad. And yun nga lang, wala pa rin update kung sino ang gumawa. So, hindi ko alam kung bakit nahihirapan silang i-trace yun. Hindi ko din alam. Pero, hindi ako titigil. Talagang kukulitin ko yung taga-antay fraud. And, dapat talaga mawala yung mga taong yon sa likod ng home credit. Kasi, panigurado, yun nga, nasa loob lang yun ng home credit. Siyempre, sa libo-libo ang client yung home credit. So, madami silang magagamit. Kaya kung ako sa inyo guys is wag mo na kayong pumasok kay home credit. And kung ikaw is past client ni home credit is lagi mo i-check yung account mo kasi baka wala kang kaalam-alam is meron ka na palang loan. So sige guys, and hanggang dito na lang. So kung ikaw ay may worst experience na kagaya na nangyari sa amin is mag-comment ka lang below. And titingnan natin kung gaano tayo kadami. So sige guys, update next video.
update ko kayo kung ano ba, kung malalaman ba nila kung sino yung gumawa nito. So sige guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!